lalabag na batas. Bakit kita ipopopoin? Senador ka, Mr. Senator, hindi ako mamumupo sa iyo, hindi ako tatawag ng sir sa iyo. Dahil di mo ako kilala, kilala kita. I don't have to use sir. Cybercrime Unit, Vic Lorenzo, magandang umaga sa iyo. Ang chismosong NBI, Vic Lorenzo, taga Green Meadows ka pala, inutil ka. Ikaw may kagagawa nito, pinagkaisahan nyo si Francis Leo Marcos. Inciting to sedition in social class. Bakit? Nag-revenge ba sa mga mayayaman si Francis Leo Marcos? Inciting to sedition in social class to disturb the public. He's only encouraging kung sino yung mayayaman na kapitbahay kung gusto nyo tumulong. There is no inciting to sedition. Chismosong NBI ka. Gawin mo trabaho mo. Pinilit mong i-convict si Francis Leo Marcos. Anong klaseng NBI ka? Kaya pala kinukutsaba mo yung mga journalist na bias. Panayang interview mo sa mga bias na journalist. Mga ayaw kong magmura. Anak ng teteng punyemas kayo. Inutil. Akalain mo yan, taga Green Meadows ka pala eh. Tapos sasabihin mo, inciting to sedition in social class. Do you know what is that mean? Huh? Inciting to inflict an act of hate against the rich. Did you see any hate from Francis Leo Marcos to hate his neighborhood? He never provoked anything to be incited to sedition. This person, Mr. Francis Leo Marcos. Chismosong NBI ka talaga. Akalain mo, broadcast in the radio, broadcast anywhere, dahil cybercrime ka, cybercrime unit, that's bullshit. To you, I just calling you Mr. Senator. I have nothing to do with you. I have a question to your office. Just only ask, where do you live? Where do you live? That is only my question. And please answer me so that I can see where is the roots. Where is the roots of my ginger roots? Yun lang. Wala naman ako hinahanap na iba eh. Isang tamang katanungan lang. Saan ka ba nakatira, mahal na kagalang-galang na senador? Yun lang ang tanong ko kasi hindi kita kilala eh. I just know you as a senator of the Philippines, but I don't know who you are. Nobody don't know. It's not my business to know who you are, but I have rights to ask you where you live. I just want to know where you live. That's the question. That's only my question. Don, isa lang ang aking tinanong. Isa lang po, mahal na senador na kagalang-galang. Your residency. Kung yun naman po yung labag sa batas na ako'y nagtanong kung saan kayo nakatira, ay ako inyong kasuhan. At kung hindi naman no sa labag sa batas, yan ay inyong sagutin. Dahil yan po isang magandang katanungan, dahil ako sa'yo gumagalang, gusto ko lang malaman saan ka mismo nakatira at ako yung mahanga sa iyong bilang isang senador publiko serbisyo. Tara. Okay. Gano'n lang. At yun lang, sagutin nyo lang yung email ko, richlyproductions@yahoo.com. Thank you very much po, kagalang-galang na senador. At ikaw, Vic Lorenzo, chismoso ka. Ulitin ko ulit, Vic Lorenzo, you are the gossiper, the NBI. I don't care, pala case against me what I said. I did not do any inciting to sedition. Chismoso ka, yun lang ang masasabi ko. Dali, chinichismis mo. Eh kung yung asawa mo ichismis ko, di ba magagalit ka? Huwag mo i-chismis yung kaso ng pinangahawakan mo. Cybercrime ka, hindi ka naman criminal investigator eh. Cybercrime ka, ay pinagsinasabi nyo optometry law, ay cybercrime unit ka eh. Bakit hindi mo ipaliwanag? Chismoso ka, i-chismis mo yung sarili mo. No, I'm just... Galit ako sa chismoso. Huwag niyong ipangalandakan yung dahil... Halika na.
para kayo. Huwag kayong ano, sinasabi ko sa kanyo ay kahit pa sino rito, wala akong sinasanto. Ganito, sir, ganito kasi ang lagi nilang sinasambit. Kagaya nung kami lumabas at dinedepensa itong si Sir FLM, ang sinasabi nila ay bayaran daw kami or kumbaga kontrata na raw kami, ganon. Ikaw, sir, kasi bigla kang lumabas eh. Kumbaga, fresh ka naming nakita. Ano yung nag-ujok po sa inyo? Kasi baka yan na naman sasabihin nila, bayad ka daw or nakausap mo si Sir FLM. Una sa lahat, sasabihin ko uli, ako ay hindi bayaran at ako'y walang pakialam kay Francis Leo Marcos. Kahit maging sino ka man at nakita kong niyuyurakan ng iyong dangal, ako ay mangunguna kahit ako ay mamatay para ipagtanggol ng isang dangal ay hindi dapat yurakan ninuman. Wala akong pakialam kung ikaw'y gobernador o senador o maging sino ka man. Lagi kong ipaglalaban ang karapatang pantao. Hindi ako bayaran at si Mr. Francis Leo Marcos ay hindi magbabayad para ipagmalaki ang kanyang kabutihan dahil bawat isang taong mamamayang Pilipino ay may kaisipan na upang tumanaw ng utang na loob kay Mr. Francis Leo Marcos dahil siya ay the only amazing hero who come out and stand to help the people enduring this pandemic, COVID-19. No one I seen it. Even though you're a senator and I really don't care, bakit hindi ka lumabas doon para tumulong tulad ni Mr. Francis Leo Marcos? Kung ikaw'y senador, kayo nagbabayad para kayo'y itaas sa inyong katungkulan. Pero let's say kayo ang mga naninira sa lipunan. Pero kung ako sasabihin yung bayaran, kahit ako'y naghihirap, kahit di ako kumain sa isang araw, ang dignidad ko at integridad ko ay aking pinaglalaban bilang isang tao. Kaya si Francis Leo Marcos may karapatan ipaglaban ang kanyang dangal. Pero sinira ninyo ang kanyang dangal. Anong klaseng mga tao kayo? May puso kayo pero ang puso nyo nasa impyerno. Kahit sino nga, hindi ko kayo binabangga. Kaya kayo, ikaw Vic Lorenzo, Roland Sanchez, at kayo mga Yulin Marcos, kayo ang scammer, uhusgahan kita dahil ikaw nagsasabi ka na American citizen ka, wala kang binatbat na pinagkakalat mo. At sasagutin ko na po yung mga nagtatanong sa akin ng katanungan kung bakit ko daw pinaparatangan na chismoso si Vic Lorenzo. Ayun po ay nasa batas at nasa Biblia din na ang pagchichismis na isang bagay na walang katotohanan ay isang kaso for slandering. Gossip is an extremely dangerous since you may think nothing of sharing a juicy tidbit with friends over coffee. At ang isa pa niyong tinatanong, bakit ko tinatawag ang bias ang mga journalist? Aba, eh di ba dapat kung kayo ay magbabalita ng isang balita, ay dapat kukuha kayo sa dalawang panig upang maging balance. Check and balance. Check and balance. That is the same of our life. You do wrong, you do good, it balance. May karapatan po tayo magtanong kahit kanino man. Huwag po tayong mga ngamba magtanong. Kaya ang aking pong katanungan ngayong oras na ito, hindi ako namemersonal, pero ako po may karapatang magtanong. Senator Sherwin Gatsalian, bakit po kayo galit kay Francis Leo Marcos? Bakit siyo po inakusahan na kriminal si Francis Marcos na wala pa namang katibayan sa korte na siya ay nilitiga sa paglilitis? Sherwin Gatsalian, bakit galit ka kay Francis Leo Marcos at bakit mo siya hinusgahan in public na siya ay kriminal? Napatunayan mo ba na siya ay talagang nagkasala sa hukuman? Meron ka na bang papeles na dokumento na siya ay binasahan sa hukuman? Yan ay labag sa batas
ang iyong pinagsasabi that is slandering under the law of defamation law. Isa ka kung ikaw man ay abogado, pero ikaw ay napakalaking tao, isa kang businessman. Ako'y lamok, utak ko ay laman ng aking puso. Kaya ako'y bilang isang dugong Pilipino, ako'y nagtatanong, bakit ikaw ay galit na galit kay Francis Leo Marcos at bakit hinusgahan mo siya na kriminal dito sa loob ng social media? Hindi ba isang labag sa batas na iyong ipangalandakan ang isang pagkatao na wala pang napatunayan? Maraming salamat at sana ako'y makamit ko.